10:07 apo iti oras tayo tultuloy iti programa. Veritas issues and news. Okay. Kas ko nagtatay apo sa Jay na ayan, nakumpleto na yung video ko, Paul. Nag-send na sa'yo. Tingnan mo nga paano mo yan ipapasok, ano? Idi kalman apo kat ibasak man kanya yung dito yung napasama ka po nga problema iti pasit iti Alfonso Castañeda na dito yung kat gapo iti panagsarag iti grupo iti akabarbaro nga kumpanya kat ada iti grupo dagiti bugkalot apo nga nakabantay nga handa kayat kuma mabalbalin nga ada iti sumrag ken han nga matuloy apo iti operasyon kabayatan nga awan apo iti saritaan iti grupo dagiti bugkalot ken dagitoy nga kumpanya wenno iti NIA na national ken iti Pisalm nga isungarod apo iti in charge iti kadagitoy nay operator iti Casecnan Dam. So kuna na ditoy na 9 o'clock, iti kalman apo iti pasat iti Barangay Pilaway, Alfonso Castañeda. Iti maintenance personnel iti Susan ENS Company Limited. Operations and maintenance contractor iti CMIPP. Nga idadalwan ni Dindo Makatsyag ng PNP security personnel. Nga manipo dato iti 2nd Nueva Vizcaya Police Mobile Force Company. Ken iti Alfonso Castañeda PNP. Tapno kano apo kitaan iti intake wear iti CMIPP ken isayang kat apo iti repair ken maintenance. So iti panagsangput apo sadyay iti grupo dagito yung PNP ken iti Susan Group ana in nagpakilala dagitoy ken i-explain da apo iti panggap da may naig iti maintenance work nga aramidan iti technician iti Susan ENS ken no inya iti pegad no saan apo nga matarimaan iti wenno ma-maintain iti intake facility. So sigun ditoy ana despite iti diplomatic approach hinarang apo dagiti suspect. Pwedeng ma ano i-try mo ngang i-playan na Engineer Paul. Despite iti diplomatic approach dagiti suspect apo ket hinarang apo wenno dagiti bugkalot kunatay apo dagiti pulis ken iti grupo iti empleyado iti Susan ana tapno saan da nga makastruck na dito apo nga nagdidinurunda ken nagkagitgitan ken kas resulta duwa nga miyembro apo iti tribo iti arestado ana da Frederick Barcelo 39 years old ken ni Marni Kamingan i Marni lolo ato yan 60 years old nagpada nga taga Parangay Pilaway Alfonso Castañeda. So itatay bigat apo dada iti prosecutor's office tapno may dadagan apo iti kaso dagitoy nga panaglabsing iti article 151 iti revised penal code disobedience of lawful orders of persons in authority of their agents. So yun po yung nangyari and sigun kin ni Frederick ano may isa kadagiti na arrestar apo. Handa talaga kayat kung mga pasrakan takunada awan iti permit dapay awan permit iti Susan ENS nga ag-maintain ag-operate kasi kasapulan mga lada kumapay iti permit manipod iti munisipyo na i-award kanya dan apo DJ na bid na iso da apo iti nangabak iti bidding iti Pisalm isu da nga ruti kababaan apo iti offer nga no i-maintain da kasi tila nga apo iti singirin mo i-manipula iti gobyerno iti Pilipinas ana. So ngam dagiti da dumapay apo nga dokumentos ket awan kanupay. So siguro DJ mo tapo iti pagtengtengelan iti grupo dagiti bugkalot no apay nga saan da nga kayat nga pastrakan daytoy nga grupo. Ket nakapatang tayo met ni Ma'am Annabel Flores, iti IPMR representative, iti dagiti bugkalot sa Jainay Alfonso Castañeda. Ito man apo iti panakipatang tayo kenkwan. Wait lang ha at ano ko muna, flight mode muna tayo para walang istorbo, ano? Barikada kapon po dun sa gate po ng
kasi na dam po. Bali, ako kasi yung sitting IPMR ma'am, kaya may every Monday may session kami. Kaya bumaba po ako nung Monday. Apo. So, nabigla na lang ako na mayroon ng nangyaring commotion sa taas. Eh, nung umalis ako, talagang kami kasi nagbabantay lang doon. Hindi naman po kami marami, parang pag-aalis ako, may papalit, ganun lang. Kaya lang kahapon, siyempre, nung nagdagsaan na yung mga PNP, nagtawag po sila, Frederick, ng mga kasama doon. Kasi lahat naman po kasi ng mga usapin doon ay dumadaan sa konsensus, sa pag-uusap ng karamihan, lalo na ng mga matatanda. Kaya yun yung naisip niya nung kahapon. Kaya dumagsa naman yung mga taga-Pelaway kasi tinawag niya. Kung ano yung magiging stand nila kahapon, kasi nga po wala ako doon. So kami po kasi, kaya nanindigan sila na huwag sanang papasukin muna yung PNP kasi nga po nung Friday, katatapos lang ng Zoom meeting namin with PSAM, eh parang okay naman kasi doon sa salita ng president, parang open naman sila sa kahilingan namin na FPIC, yung pre and prior informed consent. So akala namin magiging smooth yung pag-uusap natin. Kaya lang nung Friday po kasi, talagang pinanindigan din namin na habang hindi tayo nag-uusap at walang black and white, mananatili kami dito. Kasi yun lang yung paraan na alam namin na mapapakinggan kami ng ating gobyerno. Kasi bilang IPMR, nagpadala ko ng mga sulat sa NIA kasi hindi pa namin actually kilala yung PSAM, ma'am. Ngayon lang namin naririnig yun na mayroon na palang certain percentage doon sa pag-aari ng dam. Ang alam namin kasi niya, kaya niya ang nag-send kami ng resolution sa niya na sinasabi doon sa resolution, before yung end ng contract ng Cal Energy, mag-FPIC na kayo o yung bagong papalit para alam naman namin kung ano yung mga programs at mai-insert din namin kung ano yung mga demands din. Dahil after 5 years kasi yung construction ng facility, tapos 20 years yung income generating, yung pakinabang nila dun sa resources namin, ma'am. Kasi sa paniniwala namin, according dun sa definition ng ancestral domain, yung resources, yung tubig, at saka yung lupang kinatitindigan ng facilities nila ay pag-aari talaga ng tribong Bugkalot. Kaya opo, kasi nandun siya sa loob ng ancestral domain namin, may kadti number 146. So meron kaming titulo. So yun yung laban namin, ma'am, na dapat naman mabigyan kami ng pakinabang dun sa paggamit nila sa aming resources. Napakasimpleng kahilingan, ma'am, sa ating gobyerno na yung 20 years na ginamit nila at napakinabangan, tulad ng sinabi ni Freddy, wala kaming maliban dun sa mga community services dahil na na-render na nila, dahil obligasyon po nila yun eh, yung mga community services na ibibigay sa bawat affected na mga communities. Ay, obligasyon nila yun, pero yung sinasabi sa batas, yung royalty na sinasabi sa IPRA, wala po kaming napala doon. Napakaliwanag naman. Tapos ang stand kasi ng PSAM, before IPRA, nandun na sila. Pero sabi rin doon sa batas IPRA, every after 25 years of operation, anumang entities yan, government, project, kailangan dumaan siya sa FPIC. Yun po yung tinatayuan namin. Kahit sabihin nila na before IPRA andyan na sila, napag-abutan sila ng batas eh. Yung IPRA ay batas din. Doon sa Philippine Constitution, meron ding article doon na nagsasabi pangalagaan niya mga katutubo. Kaya kailangan po naman sana nila i-consider yung mga kahilingan. Kasi tingnan mo, ma'am, nakinabang yung ibang mga probinsya doon sa resources namin, pero hindi nila nakita na kami na neglect nila eh. Hindi nila nakita yung pangangailangan din naman sana ng tribo namin na pinanggagalingan ng resources na yon. So, wala po ba kayong nakuha or naibigay sa inyo po 20 years talaga po? Maliban doon siyempre yung RPT nila sa gobyerno. Opo, government po yun. Wala po. Wala talaga. O doon sa sinasabi ng batas na
Royalty, wala po talaga. Wala po talaga. Kahit 5. Meron po tayong documents doon dahil may technical working group ang gobyerno, ang probinsya. Binigyan kami ng copy na nakasaad doon yung mga violations ng California Energy. Number 1 talaga po yung non-payment of IP share. Number 1 na violation ng Cal Energy doon. So, pero nung nag-uusap po kayo nung Friday po, hindi po ba na-mention na may papasok para sa maintenance yung Susan? Kahapon na papasok, wala ko bang nasabi sa inyo? Bali, yung pagpasok po ng maintenance, una pa, parang sinasabi nila, baka naman pwedeng may papasok at titignan yung battery, ganun, kaya mag-i-inspect, ganun. So, ang sabi po namin, yung susi kasi ng mabilisang pag-uusap, nasa kanilang mga kamay. So, sabi namin, pag nagpapasok kami ng magbabalidate o mag-i-inspect, ibig sabihin, part yun ng operation, ma'am, expired na nga yung kontrata nila na dapat nilang i-renew. Wala pa silang permit to operate. Yung pagkaka-award dun sa Susan, nanalo Susan. Sila as the bidder and po, lowest bidder po sila. Wala pang papel po ba yun na award sa kanila? As bidder, from PISAM siguro, meron. Pero from the municipality at para dun sa requirements ng IPRA dahil nasa loob ng ancestral domain, yung FPIC, wala po talaga. Wala. Okay. Wala. Ano pong reaction nyo, yung mga kasama nyo po ngayon sa pahag po ng kaso? Ma'am, napakalungkot naman kasi akala namin, yun nga, maayos yung pag-uusap with PISAM nung Friday. Akala namin na magiging smooth na yung yun na yung mga simula ng maayos na pakipag-usap. Pakikinggan na nila kami. Pero all of a sudden, ganun naman na pinapasok, nadamay pati mga PNP. Alam namin na sumusunod sila sa mga tungkulin nila. Kaya lang, nung time na yun talaga, mayroon mga siguro na tempt sila dahil ayaw nga silang papasukin. So may mga videos kami na talagang may harassment na nangyari. So ang nakakalungkot, sila pa yung parang nakagawa ng ng hindi tama, sila pa yung nangidemanda. So parang isipin mo nga, ma'am, na minsan isipin mo, napaka-unfair naman ng batas, napaka-unfair naman ng gobyerno. Ba't naman ganon? Wala so, naman kami communication ginapo. Na ba kayo sa PISAM about what happened yesterday? Wala po. Pero may representative ang Susan dyan na engineer na kasama dun sa sapilitang pumasok sa loob. Ah, okay. Sige po. Sige. So, tutuloy pa rin po ba yung barikada? Ay, ma'am. Alam namin, ma'am. Ito yung sasabihin namin. Alam namin na yung ginagawa namin sa maayos at mapayapang paraan na hiningi namin yung parang pagpansin sa amin ng gobyerno ay tama naman dahil may batas na pumoprotekta dun sa karapatan namin. Kaya kahit anong gawin nila sa amin, itutuloy po namin yung laban ng karapatan. Nasimulan na namin ito, itutuloy po namin ito. Bahala ng gobyerno kung ano yung parang treatment nila sa amin, pero ang tanging pag-usap lang po namin, napakasimple, no? Yung mapakinggan kami ng ating gobyerno at ibigay naman yung due para sa amin. Napakaliit na percentage kung tutuusin. Ibigay naman na po nila. Hindi nila kami ginaganito. Thank you so much po. Thank you rin. Okay, ni Apo IPMR, we know Indigenous People's Representative po iti Alfonso Castaneda, Ma'am Annabel Flores. Dita po di video nga makikita yo DJ na i-record iti Kalman iti sangwanan apo yung sumbrak apo diyan iti Casecnan Dam na. Medyo nagkagitgitan nga kasi at imang manggo actually may audio yan no maiplay di audio na. At i-request dagiti bugkalot ijay is mag-log in muna. Kung pwede mag-log in muna yung mga pumasok. Sana, sabi ko nga, siguro hindi nagkagit-gitin ng ganyan. Awa mo siguro demandaan, no? Pumayag na lang na mag-log in. Pero siguro dahil mga sibilyan, dagi-jadi-jay, ako,
at may order sa kanila, may request sa kanila na i-escort ang mga taga-Susan, ano, yung company, DJ Aputi nasurot na. Nagdiretso na nga si Mark EJ Antiunag. Pero wala pa palang permit itong ating kumpanyang ito. And I asked actually a representative from Susan, sinalunsod ko yung kanya na, sir, wala pa ba kayong permit talaga? Sabi ko, may mga ano na kayo. Although sabi niya, I'm not in the position to speak, pero awang pa iti papel me from the LGU. So, tama. Correct din naman pala yung pinaglalaban ng ating mga kababayang bugkalot. Ano? Lalo katadamot garod iti ipralo nga pagtaktak daran da pabalinda po nga ilaban. So ano yan? Paano yan? Ang ipralo, inaramid apo dagiti mamanday lintag tayo nakaupo sa ating gobyerno. Ano? So kung gobyerno din lang ang hindi sumusunod, nako, ay kunyan, bantayan natin yan. Ano? Kasla sayang nga yelintag nga inaramid tayo tap na may kan iti karbangan kan protection dagiti bugkalot no saan bat lang apo nga masursurot da ita. Na? Although, si Frederick po, yung isang suspect, sabi niya, hindi siya handa po nga makaungungot iti PNP, maawatan mi iti inaramid da, and maayos po ang sitwasyon nila, na ornos ka no po iti kasasad na iti in-detain da iso na ijayanti, I think, PNP, Alfonso Castañeda, and Paul. Na nag-stop yung video natin. Ang ano tag dito, yung sabi niya uray kanu ibalod da isuna aramidan da kanu malata da ita po nga pagkwada aramidan da lata po da ita kasi kunada nagbayag kami nga grigrigatan sa bali nga tao sa bali nga lugar iti agnamnam ay iti danum apo iti Nueva Vizcaya, no? Totoo naman po yan, no? So sana nga maurnos apo da ita na anya lang mo't nagpaiso di royalty fee nga daw dawatan dagiti kakabsat nga bugkalot. At the same time, protection tayo isuda kasi sudagar tagigan dita nga lugar apo na. Handa nga kaywon dagiti kaykayo kadagiti watershed areas tanu saan ay kanya pa iti danong dita no kwa. Handa nga salakniban dita na. Good morning kay N. Ramel. Kuna na dito ay agfile da ko mati TRO kung ganyang wala pang finality pati FPIC. Sabi niya dito, ano? O nga, no? Mabalin mo't siguro. Ayun lang, talaga doon maapektaran kas pagarigan man. Pero despite the fact nga awan mo tapo ito and maintain, tuloy-tuloy mo tapo ito yung supply ti danum nga mapanitin Nueva Ecija. Ito dito ako na-alarm dito sa video, on the part ng video na to, ano? Kasi nag-dinuron na EJ, may isang civilian, I think that is Frederick, and may isang police. Nag-init-git da. Pero okay lang naman daw siya, sabi niya, ano, okay naman po ako, kunana. Wala pong masamang nangyari sa akin, kunana. Tagalog da po, in fairness, nga, kunada pa'y garod nga, j dialogue kanot, agsasauti at Ilocano, Tagalog di ba, parang ibaga, nagsasalita po kasi sa Ilocano, hindi po namin maintindihan. Baka isa pa yung rason kung bakit nagkakaroon po ng communication gap, ana. But nakasubaybay apo iti National Commission on Indigenous People, NCIP, not only in the province, or iti region apo, si Mangpot Datataitan, and the Susan representative nandyan din po siya. But we'll try, actually, as of this time, siguro nga rin sir, asinuti mabalin nga sa umay papaniti da ito, yung Pisan daw po, ano, sila daw po ang, kumbaga, or NIA, national level iti mabalin nga sarita no nya iti mapaspasama ken kuno nya iti tungtungan kasi ang kondisyon nila may FPIC muna bago magtuloy ang operasyon kasi kapag doon sa FPIC amin nga kidawda apo DJ royalty fee da anapay di 10% nga danum da apo da kumamot ti danum nga babati para kadagiti Tagalfonso Castañeda yun ang hiling nila kasi wala na daw po. Hindi daw po nasusunod yung 10%. Text messages po sa ating hotline number 0917-170-72. Kunan na to, ask ko lang po ma'am about sa requirement po sa solo parent.